Ika-4 ng Setyembre, Biyernes, sa 22 linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga Pariseo at mga guro ng batas kay Jesus, madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan, at gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo, kumakain naman at umiinom ang mga iyo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, di ba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon, sila mag-aayuno. Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga, walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit. Kung hindi mapupunit na ang bago at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung hindi sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan, kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma. Sinasabi nga niya, ang luma ang siyang mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan at gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo. Nag-aayuno ang mga Hudyo tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ginagawa ito sa pagpapakita ng kalungkutan. Nagdaramit sila ng sako at lumuluhod sa abo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Layunin din ng kanilang pag-aayuno ang pagsusumamo na madaliin na sana ng Diyos ang kanyang paglapit sa kanila at agad dinggin ang kanilang mga panalangin. Itinuturo sa atin ni Jesus sa araw na ito na siya ang katuparan ng lahat ng ipinapanalangin ng mga tao noon. Siya ang tugon sa lahat ng kanilang mga dasal sapagkat siya naman talaga ang ipinangako ng Ama bilang Mesiyas na magliligtas sa lahat. Dahil dito, hindi na nababagay ang paraan ng pag-aayuno ng mga Hudyo sa dahilang hindi pagkalungkot na ang hatid ng presensya niya sa ating piling. Tanging kaligayahan at pagpapasalamat ang dapat maging tugon ng tao sa pananatili ni Jesus sa kanilang piling. Ito ang tugon na inaasahan ng Diyos sa sandaling maging mulat tayo sa katotohanang siya ang Diyos na lagi nating kapiling, ang Diyos na bukal ng lakas at tunay na kaligayahan. Pagsasagawa. Tandaan mo na ang tunay na pag-aayuno ay nagmumula sa puso ng isang taong marunong mag-alay ng kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang kapwa ng may galak at kapayapaan.